Hello, hello, hello. What's up mga friends? And welcome na naman muli sa ating panibagong vlog. At sa ngayon po, sa araw na ito, may panibagong dish na naman tayong lulutuin. Ayan. As you can see, ayan, nililinis ko na yung ating chicken. Pinupunasan po natin ng paper towel, no? Pinapatuyo natin siya sa pamamagitan ng paper towel. At ang lulutuin po pala natin ngayon, mga friends, walang iba kundi subukan natin gayahin yung isa sa pinakasikat na fried chicken sa ating bansa. Ayan. Gaya-gaya tayo. Jollibee Chicken Joy. Ayan, tapos na natin punasan. Babalik na natin sa ating bowl. At ire-ready na natin ang ating mga sangkap sa ating pagmamarinade. Yan, unahin natin yung ating patis. Yan, wala na sukat-sukat yan. Tansyometer na lang. Tayo nang bahala mag-adjust according to our preference. And then yung garlic natin. Cut into half lang yung garlic natin. And then yung onion powder. Yan. Ilagay na natin yan, mga friends. Tapos, isusunod din natin yung ating garlic powder para malasa talaga yung ating chicken. At ito'y hindi naman natin masasabi na 100% makukuha natin yung lasa ng Jollibee. Yan. White pepper, nag-add din tayo ng white pepper, no? Kasi kung trivia lang, no? Kung nakukuha natin yung totoong lasa ng Jollibee, edi mayaman na sana tayo ngayon. Yan, maglagay din po tayo ng konting starch dyan sa ating pagmamarinade. Okay, and then tigaan na natin ang ating mga kalamansi. Yan, to contrast yan. Yan yung kukontra doon sa alat ng ating patis para magblend yung lasa niya, mga friends. Yan. Tiga lang tayo. Siguro mga 6 to 8 pieces kalamansi. Ayan, then mix natin. Para mga i-mix talaga natin para magiging concentrated yung mixture niya sa ating marinade. Ayan, huwag po kayo mag-alala. Naghugas po ako ng aking kamay. Pasabihin nyo, ano ba yan? Kinamay, walang gloves. Actually, may gloves naman po ako dyan kasi ayaw ko lang gamitin. Balay. And then, ilagay na natin sa ibabaw yung ating mga balat ng kalamansi bago natin takpan. Kasi imamarinade natin siya overnight, mga friend. Para manunuot talaga yung lasa niya sa ating chicken. O, pwede naman din natin gawing 1 to 3 hours yung pag-marinate. Pero mas gusto kong i-overnight siya para manunuot talaga yung lasa niya. Ayan. So, gagamitan ko siya ng aluminum foil pampakit. And then, lagay muna natin sa ating ref. Okay, ito na. Nahanda natin ang ating pang breading naman, yung breading mixture natin. Yan, inunan na natin yung ating flour. All purpose flour lang po yan. Yan na po yung chicken natin after overnight na. Yan, ready na. And then, lagyan din natin ng counting corn, yung starch natin. And then, di mawala yung onion powder. Siyempre, yan yung papalasa, yung mga spices na yan. White pepper. Yan, patak. Lasa. And then, garlic. Garlic powder po yan, ha. Yan, and then, haluin lang natin mabuti yung ating breading mixture nyo. Yan, para maayos talaga yung pagka-distribute ng ating mga sangkap. So, pwede na. Umpisa na natin siyang ibalot. Iko-coat na natin siya doon sa ating breading mix, mga friends. Yan,
tanggalan lang natin yung mga buto ng kalamansi na nakadikit. Dinikita siya kasi overnight natin siya minamarinate yung sa ref natin. Ayan. So lahat ng pwedeng siksikan, lagyan natin. Ayan. Sulok-sulokan pwede natin lagyan ng ating breading mix. Tuloy-tuloy lang natin hanggang doon sa pinaka last piece ng ating chicken. Same procedure. Ayan. Then, natagal na natin siya dyan. Habang pinapainit natin yung ating mantika. Nakasalang na po yung ating mantika, mga friends. Para after natin mag-coat doon sa ating breading mix sa ating chicken, eh, i-deep fry na natin siya. Ayan. Same procedure. Pag-coat natin hanggang doon sa huling piece ng ating chicken. Ito naman ay try lang natin kung yung lasa niya makuha ba talaga natin na medyo malapit naman doon sa lasa ng Jollibee Chicken Joy. Alam ko na marami na kayong napapanood kung paano ginawa yon. Marami nang gumagaya. Ito ay sarili ko rin diskarte. Yan. Hindi natin kayang gayahin talaga yan 100% kasi iba yung talagang ingredients na ginagamit nila doon. Pero at least 80% to 90%. Yan, mag-upisa na tayo mag-deep fry ng ating chicken. Yan. Ilagay lang natin siya. So, sa unang batch natin, tatlo lang yung kasagad sa ating kasirolls. No? So, yung part ng chicken natin, quarter yan. Malaki yung cut ng chicken natin. So, sa pag-deep fry natin, let's wait for 15 minutes. After 15 minutes, pwede na yan. Huwag natin siyang kasubahan kasi titigas yun. So, ito na po. After 15 minutes, pwede na natin alisin dyan sa ating pagkakabi. Dahil na. And then, pwede na rin natin isa lang yung susunod na batch. Ayan. Same procedure pa rin. And in-adjust yung apoy into medium heat lamang to avoid na masunog kaagad yung ating chicken skin. Ayan, dapat moderate lang yung heat natin para even yung pagkaka-fry niya, no? Hindi siya sunog o hindi siya biglang talaga nabigla yung pagkaluto niya. Dapat alalay lang tayo sa apoy para pantay. Nandun yung crispiness, nandun yung juiciness ng chicken natin. So, if you can batch it done. And then, yung last part, last batch natin, yan, kung napapansin nyo, parang iba yung kulay niya. Naglagay po ako ng chili powder. So, trinay ko na magluto din ng spicy. Yan. Yung mga naunang naluto na, regular lang yon. Itong last na batch, ginawa ko siyang spicy. Maiba naman. So, same pa rin. 15 minutes yung cooking time natin, mga friends. Para pantay. Baka magtampo yung iba. Bakit? Sabi nila. Ba't ang pipinsam? Diba? Joke lang po yun. Pero yun yung preferred time talaga, 15 minutes. So yan. Ready na yung ating fried chicken. Hindi naman talaga sa Jollibee, no? Ginaya lang natin. So yan. Looks so delicious and yummy, mga friends. Tignan natin yung texture. Kung okay ba. Ayan na. Sige. Ano sa tingin nyo?
pasado na ba? Yan siya. Yan yung finished product natin. So, mamaya na natin titikman yan. Hindi ko nalang ipapakita sa inyo. Yan, salamat po sa panonood, mga friends. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, don't forget to subscribe. Hit that notification bell nang sa gayon, lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Yan. Please like and share na rin po, mga friends. At huwag po niyo sanang kalimutang suportahan ang aking channel. Yan. Munting channel. Nawa po ay kabahagi kayo sa ating paglago. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay may natutunan kayo sa video na ito. Salamat. Bye-bye. God bless. See you on my next video.